Hello mga ka-agri, ito yung binili natin na mini tiller, which is 7 horsepower to. Ito yung kaagapay natin sa pagsasaka at pagga-gardening. Good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. 14 days vlog is magbo-voiceovers tayo ngayon mga ka-agri, dahil andito ngayon sa Ubay at namili tayo ng mga bulbs na gagamitin natin sa ating drip irrigation. At the same time, bibili din tayo ng mini tiller or hand tractor mga ka-agri, which is magandang gamitin natin para mapadali yung trabaho sa ating mga gulayan at gardening mga ka-agri. So ito yung mga binili natin mga ka-agri, dahil ito yung gagamitin natin para sa mag-install sa min pipe ng ating drip irrigation, which is ang size nito is 1 PE1 block yung binili natin na hose para dito, para mas malakas yung agos ng tubig. So andito na pala kami ngayon sa Yakumi Machineries ba 'yan? Basta Yakumi yung ano, yung pangalan ng binilha namin. So, namimili kami mga ka-agri kung ano yung bet namin. Kumbaga, bet namin na bibilhin, which is affordable sa bulsa. And then, marami din sila ditong mga inaayos din na mga makina. Mga farm machineries nga talaga. So, ang pinili namin dito mga ka-agri is yun, yung hinawakan ni Mama. Yung 7 horsepower na brand new pa. So, ito na mga ka-agri is tenest na, dahil pinili na namin. And then, ito yung nagustuhan ko talaga. Tenest na. So, ang gagawin dito ngayon mga ka-agri is i-check muna yung mga, kung ano yung mga kulang, kung ano yung mga dapat pang i-check. So, andito si Sir. So, hindi natin siya kilala, pero sir yung tawag ko sa kanya. So, yun yung ano, yung blade, yun yung gagamitin para pangbukal talaga sa mga lupa, and then para mapulverize. Ayun oh. So, ayun yung magpo-pulverize mga ka-agri. Hindi pa naman tayo marunong gumamit nito, dahil wala sa bukit. Nagpapa-araraw lang tayo. So, chinek ni kuya kung mayroon bang ano, gasolina. So gasoline kasi itong ano na to, hindi ito diesel. Yung diesel naman is nasa 45 ata, sabi ng may-ari, 45. So nilagyan na ng gasolina para i-test kung aandar ba siya, kung maganda ba yung tunog ng makina, dahil alam mo naman na naninigurado tayo dahil tayo ang bibili. So nilagyan ng gasolina konti, and then maya-maya nito is lalagyan din to ng oil sa gearbox at sa makina talaga, dahil very important to mga ka-agri, dahil brand new kasi itong ano na to, tractor na to. So kailangan talagang lagyan ng oil. So ang ano pala, ang tawag doon, yung ilalagay na oil is sa gearbox is nasa 1 liter mga ka-agri. Dapat talagang yung hindi na ginamit, yung bagong oil pa talaga. Kahit anong oil daw mga ka-agri pwede. So ang ginamit nila is, hindi ko alam kung anong brand ito. Basta ganun yung tinuro nila mga ka-agri. So ito si Sir is, siya yung kumbaga mekaniko yata dito ngayon. Dito sa company nila. So, ang sabi niya sa akin is lalagyan daw ng oil yung gearbox, dapat daw kasi hindi yung ginamitan, talaga yung brand new na tawag doon. Yung hindi brand new nga na oil. Pagpasensya naman mga agri, dahil ano, tapos isang litro daw yung sa gearbox. Yan yung inano ni Sir diyan sa gearbox, kasi yan doon yung meron din kasing mga pesa na kinakailangan din ng oil. So yun, nilagyan ng oil. And then, 1 litro yata yun. So, kinakausap ko rin sila
kung ano yung mga tips para talagang tumagal yung ating mini tiller, dahil first time din tayo nakabili ng brand new na ganito. First time talaga, hindi pa naman tayo nakaano kahit. Yung ano ko talaga is gusto ko ring mag-explore ng mga machineries, dahil gusto kong mag-invest para mas mapadali yung trabaho, unlike sa mga traditional na ginagawa namin dito, which is pagpa-araro. So medyo pag sticky yung lupa, alam nila na pag tag-ulan hindi sila pwede, dahil pilit sa Bisaya, sticky, pilit yung lupa. Pero dyan is pwedeng-pwede, kasi I do experience sa farming na, which is very nasa 25 hectare ata yun, kung hindi ako nagkakamali. So yung gamit naman nila is ganito lang din kalaki, at I don't think so kung ilang horsepower yun, pero so far ang 7 mas malakas na yun para sa gardening. So ito yung pinili ko dahil nakatawad tayo. Ang original price pala nito, mga ka-agri, is nasa 28,000. Medyo mabigat-bigat din sa bulsa, lalong-lalo na kapag hindi pa tayo talaga fully established, dahil i-invest talaga natin. Pero okay rin to, mga ka-agri, dahil ginawa ko tong nag-invest ako, asset to, kasi asset nag-generate to ng kita, babalik din naman to sa atin sooner or later ang kinita nito, in God's will. So ito na, mga ka-agri, is trinay na pinatakbo ni sir. Na tinuturuan ako nito kung ano yung mga meron kasi itong merong kambyada. Ang pala nito is merong reverse, merong high speed, low speed. Yun lang yung yung mga ka-agri, at neutral. So yun lang yung ng makina. So kinakailangan nating magtanong para mas makaintindi tayo, dahil sila yung nakakaalam nito. And then tennis naman, tumakbo naman siya, mga ka-agri. So far is maganda rin yung tunog, and then yung forma is maganda, red na red. Parang Jollibee. So tennis ni sir, so yun tinuturoan nila ako kung paano ipaandar at paano yung tamang paggamit ng hand tractor na to. So yun, kambyada, and then yun yung pinihit niya, is yun yung clutch, yun yung pag pinihit mo yun, then naka low speed or high speed, tatakbo yun forever, reverse. O kung naka neutral, hindi. So yun, tinuturuan tayo, dahil alam naman natin na hindi pa tayo marunong gumamit nito, mga ka-agri. And then so there pala, mga ka-agri, sa next vlog natin papakita din natin yung evaluation sa mini tiller na to, kung maganda ba yung performance or bad. Dahil kung bad, ay nako, napakahirap yan, ang pangit, hindi natin ma din natin magagamit. Pero kung so far so good naman, walang problema. Aalagaan lang natin yung change of wheel at pag ng parang uyab din yan, mga ka-agri, aalagaan mo para tumagal. So eto na tayo, mga ka-agri, is magbabayad na tayo, dahil na-test na yung yung makina, which is good naman yung performance. So time to bayad na. And then so andito na, so kinarga na natin sa ating tricycle. So chinek ni JTB yung nilagyan pa na talaga naman, basta brand nyo, inaalagaan talaga. So chinek ni JTB kung sasagi ba. Buti naman nagka siya sa tricycle ko, mga ka-agri. Pero sooner or later, mga ka-agri, ipapakita ko sa inyo yung evaluation sa ating mini tiller, kung maganda ba yung performance or bad. So yun, mga ka-agri,
Hanggang dito na lang tayo mga ka-agrade. Please do follow, do subscribe our channel, JTV Agricultura. Maraming salamat po. Happy farming! Okay.